Okay guys, nandito na yung mga materials natin na gagamitin para sa third floor na mga bagong opisina. Ito yung volume damper or manual damper, plenum box, ito yung sa taas, or plenum air box. Ito yung diffuser, at saka ito yung flexible duct. Ayan. So, tara, prepare na natin to. Ito pala din yung ano, screw, self drilling screw. Okay, 1/2 at saka 1 inch. At saka siyempre guys, itong cordless na DeWalt na drill. So unahin natin guys itong supply diffuser at saka plenum box. I-screw natin siya sa supply diffuser, lahat na side. Ayan. Okay. Tapos ayan na guys, lahat naka-screw. Okay, ganyan na yung palalabasan guys pagkatapos. Okay, so dito yung flexible duct natin dudugtong or i-connect galing dun sa pinaka main duct. So ganoon lang guys. So na-prepare na natin yung ano, supply diffuser at saka plenum box na ano na natin, na i-drain na natin lahat dun sa supply diffuser. 4 na piraso dun guys. So yan. So ngayon poproceed tayo dun sa insulating for this plenum box. So bago yan guys, lagyan muna natin ng tape itong lahat ng gilid ng plenum box. Ito yung gagamitin nating duct tape with nylon from USA. Okay, bago tayo mag lagay ng duct insulation dito sa plenum box natin. Ayan, lagyan muna natin ito ng duct tape para hindi makalabas yung malamig na hangin na galing sa loob. So yan, okay na. Maglagay na rin tayo ng insulation. Ito, duct insulation para dun sa plenum box dito, para hindi may labas yung lamig sa taas ng ceiling, hindi may labas sa duct, talagang nasa loob lang talaga yung lamig, hindi magbago yung temperatura ng lamig galing sa unit natin papunta dun sa pinaka office. Kaya gagamitan natin o lagyan natin ng insulation yung duct. Ayan. Okay. So, ganyan lang guys. Ganyan yung kinalabasan. Lahat na hangin na dadaan sa loob, hindi may labas talaga. Diretso talaga sa pinaka-upis. So ngayon, ikabit natin yung flexible duct. Ito yung gagamitin natin, cable tie. Okay, mga tinapoy cable tie. Tsaka applyan natin ng duct tape. Tapos, ilagay natin yung insulation din ng flexible duct. Ayan. Ganyan ng tape. So ganyan yung kalalabasan. Okay. Ready na. So dito na naman tayo guys. Dito sa manual damper or volume damper. Yan yung ano niya guys, pag open at saka pag close. So ngayon guys, i-cut natin tong isang side nito. Dito i-cut natin to. Ito yung i-drill natin dun sa pinaka duct, main duct. Tapos dito yung flexible duct papunta dun sa diffuser. So ngayon cut natin to dito, kabilang side.
Cut lang natin ng ganyan. Yan. Tapos anuhin natin guys, itayo or baloktutin natin para dun sa may grill natin sa pinaka duck min duck, ganyan. Kamitan lang natin mga guys ng flyer ganyan para dun natin yan i-drill sa pinaka min duck ng PC system natin. Ganyan yung ano natin kalabasan. So ngayon butasan muna natin tong bawat isa nito para hindi tayo mahirapan pag grill na kung gano'n kata mismo sa pinakadak. So yan, so lahat guys gagawin natin ng ganito ang forma. So ngayon ito yung mga gamitin natin dun sa pagkabit ng damper na to dun sa mindam. Okay, so ngayon rin na rin natin yung iba, saka yung mga damper nakaready na rin, diretso lang tayo screw dun sa pinakabindam. So, butasan lang muna natin para mabilis na tayong mag-screw dun. Butasan lang natin lahat sa isa. So, ganun lang guys. Ganyan pag-prepare para sa additional easy supply diffuser. So, tara, kapit na natin mga guys. Dito natin ikabit. Ito yung isang supply. Meeting room kasi to guys, kaya kailangan ng dalawang supply, malaki din itong opisina na to. So maglagay tayo ng isa. So dito tayo magkabit ng volume damper o BD. So tatakbo natin nun, dito tayo magbutas. Okay, ayan. Tasan lang natin to. So gamitan lang natin guys ng chisel pagbutas sa mindak or yero, tapos martilyo, tapos yung scissor. ما في مشكلة. بني ساعدك شوية شوية ترتيب هذا AC فوق عشان أنا أروح يجي بعدين أنا معلوم. بكرة. بكرة. بعدين يجي هنا كم تايم؟ أنا خلصت فيني شهادة ما في مشكلة لسه في 1 month. أوكي ما في مشكلة. بس أنا حاجة تديني شوف إيش ما بروبلم هذا أنا أروح يجي بعدين تاني. ما في مشكلة. So ilagay natin tong volume damper guys, tsaka natin i-drill or i-screw. Gamit lang yung self drilling screw guys, i-screw lang natin siya paikot, matibay na yan, hindi na yan matatanggal. Bago natin ikabit yung flexible duct, i-check muna natin ang open position, close position yung volume damper natin. Kung wala bang problema pag ibukas, walang problema pag isara,
para sigurado tayo. So ngayon, bago natin ilagay yung flexible duct, lagyan muna natin ng duct tape itong paikot na to, yung ano na to, para yung hangin hindi rin siya mailabas dito sa pinakalabas ng duct. Puta natin ang duct tape to para wala talagang maka-escape na malamig na hangin palabas. Ay puta natin yan. So yan yung kalalabasan, para wala talagang makalabas na malamig na hangin. So bago natin ikabit yung flexible duct dito, ikabit muna natin yung dala nating supply diffuser at saka flexible duct. Ito, para yung dulo nito, ikabit natin dun sa pinaka volume damper na kinabit natin. Sa wait lang din. We'll put tape there. Just put duct tape, pre duct tape. So ito yung kakabit natin doon sa kinabit natin yung volume damper. Ito. Muna kakabit natin guys, parehas din sa ginawa natin kanina. Ito yung inner flexible duct. Tapos lagyan natin ng cable tie. Katapos ng cable tie, lagyan din natin ng duct tape. Ipitan lang muna natin maayos ng cable tie. Tapos lagyan natin ng duct tape. Ayan, para wala talagang maka-escape or makalabas na malamig na hangin. Ayan. Tapos pagkatapos dito guys, susunod lang na natin itong pagkabit itong pinaka-insulation sa flexible duct. So isunod din natin ito. Insulation sa flexible duct. Lagyan din natin ng tape, paikot din yan. So, yan na guys. So, ngayon, buksan lang natin to. Okay. Yan. Ganyan lang guys. Ganito lang paggawa or paglagay ng additional easy supply diffuser galing sa Paco air conditioner natin or package air conditioner. So buksan lang natin ng 75% para hindi masyadong malamig. Okay guys, ganito lang guys paano magkabit ng or mag-additional ng easy supply diffuser na galing sa package air conditioner. Okay guys, huwag mo na makalimutang mag-subscribe. Pindutin mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga susunod ko pang gagawin. Thank you guys sa panonood!